Okay mga paps, welcome back ulit dito sa HMC Hokage Motorcycle Center. Isang unit tayo dito ng NS150. Ito, ito na pinakita sa inyo kung paano natin tinanggal yung tangke, yung tank cover. May mga videos na tayo niyan, hanapin nyo lang dun sa channel ko. No? Hanapin nyo lang. Ang problema na ito is, ayan. Tagas na siya. Papalit tayo dito ng head cover gasket. Papalit tayo at the same time magpapalit din tayo ng ito, hindi kita. Papalitin tayo yung oil sensor, no? Ayan. Kasi tatagas na rin siya. Ayan yung makina. At the same time, change oil na rin natin to. Tapos papalit din tayo ng clutch cable niya. Ayan yung clutch cable. Mali yung clutch cable na ginamit dito. Hindi para sa kanya. Ayan. Okay, baklasin natin to din, palitan natin to. Dun nga pala sa mga nagtatanong kung saan location ng shop ko, click nyo lang yung description, nandun na po yung exact location and cellphone number. Na, para dun sa mga baguhan, sundan nyo lang yung ginagawa ko, kaya nyo rin gawin to. Ayan. Okay, umpisa natin to. Tandaan nyo mga paps, pagka mag-change oil tayo, susundutin nyo lang ang kamay yung ilalim. Minsan kasi may mga particles dyan, yung mga bubuo, kung ano man yung minsan yung timing guide, nadurog, makakapanyo yan dyan para matanggal. No? Kung wala naman, ibig sabihin, good naman yan. Walang nadurog na parts sa loob. Sakit na ginagamit natin dito yung size 18, no? Size 18 na sakit. Naman tayo sa kabila. Filter niya washable, papalitan natin to, hindi to advisable. Linisin natin to. Tanggalin natin tong apat na bolt, no? Yan. Kita nyo may mga 3-band. Hindi tayo naglalagay niyan, lilinisin natin yan, ano? Kasi mas madaling masira yung head gasket natin pag nilalagyan natin ng ganyan, no? Lilinisin natin yan. Dito, tara. Thank you.
Yan, masyadong makapal yung nilagay na gasket maker. Babawad muna natin to. Saka natin balikan mamaya. Linisin natin tong filter. Lagyan natin tong bagong oil filter. Linisin na uli natin yung head cover. Tanggalin natin yung oil sensor. Eh mga paps, tanggalin natin yung oil sensor, papalitan natin to. Busted na to. Yan, nalinis na natin. Tanggal na natin yung mga silicone gasket niya. Yan mga paps, naikabit na natin yung oil sensor niya, ano. Yan mga paps, okay na yung rubber gasket natin na. So far, pinapalitan talaga to ng tornilyo. Problema, nahirapan tayong kumuha sa planta, wala akong stock, no?
Kaya ginagawa natin to ng interior. No, lalagyan natin ng dalawang interior din. Gagawin natin rubber gasket. Yung iba kasi nung nilalagay dito yung washer. Pag washer nung nilagay mo, ang sisirain nun yung kinakapitan nito. No, kasi hindi niya mapipit-pit yung plain washer eh. No, hindi niya mapipresyon. Iaangat niya lang nang iaangat yung tornilyuan. Malulost thread ngayon. No? Much better tong ano, rubber washer. No? Yan. So far may rubber washer talaga yan pag bago. Pero ang problema, kalaunan, nayuyupi siya. Nagiging ganito siya. Yan. No? Nagiging ganito siya, pero so far, makapal talaga siya. Yung stack niya, makapal talaga, ganyan. Yan. Kaya pag pinasok mo siya dito, yan. Mapipress niya pa yon. Stopper niya, pag yan tumukod na, wala na, hindi mo na maigpitan to. No? Yan. Kabit na natin to. Pero mga paps, naikabit natin yung cover, no? Naikabit na natin yung cover. Sikipan lang natin ng konti itong manifold siya, maluwag na. Yan, masikip na siya. Tagalin natin yung clutch cable, papalitan na rin natin ito. Ito yung paisan. Pwento na lang isang nilalagay natin dito sa NS150. Bukan natin paanda rin to, ano? Ang hapag, sapalitan natin yan ng oil sensor. Palitan din natin ang gasket. Andarin lang natin lang yung ito. Tingnan natin kung may tatagos. Makikita natin yan kung may tatagos. Pero 100% walang tatagos yun. Yan yung oil sensor natin. Palitan natin yan. Yung sobar, wala naman yung tinaga. Sarado uli natin to. Balik na natin to sa dati. Palitan lang natin yung clutch cable. Mga paps, yung original na touch cable, papalit natin dito.
Okay na, dun tayo sa baba. Ito mga paps, minsan yung scenario nung clutch natin is hindi bumabalik, no? Ito yung dahilan, no? Masyado nang one out yung clutch lever natin, no? Dapat ganito lang siya. Ganito na siya kalaki. Kaya minsan pag clutch in mo, ayaw niyang kusang bumalik, inaakala natin yung clutch cable yung sira. Minsan yung lever din pala, no? One out na. Busted na. No? Ayan yung kaibahan. Yan, sige. Palitan na rin natin to. Importante rito bago kayo magtanggal ng lever, no? Tatanggalin niyo muna yung nasa ilalim, no? Itong neutral switch, no? Yan. May dalawang tornilyo yan, ito magkabila, isa. Tatanggalin niyo muna yan bago niyo hugutin ito. Kasi may possibility na maputol yung neutral switch mo. Yan. Kapitan natin ulit yan. Yan mga paps, naibalik na natin, no? Naisarado natin, naibalik natin yung flarings. Napalitan natin lahat yan. Start natin. Yan, okay na mga paps, no? Sana may natutunan kayo dun sa kaunting kalaman na ibinahagi ko sa inyo. Lalong-lalo na dun sa mga bugawan. Sundan nyo lang yung ginagawa ko. Kaya-kaya nyo rin gawin. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share mo na rin. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, click mo yung notification bell para updated ka dun sa mga bagong videos natin. Maraming salamat. Ride safe.